mawi ang daigdigan lahat ng naroon. Mawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa 20 tayo ng Agosto. Gunitain natin si San Bernardo ng Clairvaux, isang abad at pantas ng simbahan. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, napakahirap papasok ang isang tao na nahadlangan ng mga material na bagay upang maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kuminsan tayo ay nabagabag din sa mga bagay-bagay sa mundo at dahil dito tayo nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag nito, ang abad na si San Bernardo ng Clairvaux. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat
ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang pinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit iahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao at may kamatayan. Paro kang asong papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kahit na itanong nila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakalukluk na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng magkasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit, maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 20 na linggo sa karaniwang panahon. Pero ngayon, 20 ng Agosto, ay atin pong ginugunita ang isa sa mga pantas at abad ng simbahan na si Bernardo ng Clairvaux. Ang atin pong paksa ay tungkol sa pagbabago. Sa salitang Hebreo, ang pagbabago ay lishanot. Pero sa ating mga pagbasa din, mayroon tayong sa bagong tipan ay koinokonagrigo, alaksati naman. Pero ito ay nasalin sa salitang Latin, kaya mutatio. Pagbabago ay makita po natin una sa lahat sa ating unang pagbasa na siyang panawagan ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Ezekiel sa hari ng Tero na kung saan naging palalo na. Yumayaman siya dahil sa kanyang karunungan o talino at ang akala niya para na siyang Diyos. May mga tao kasi na tinuturing ang kanilang sarili na parang Diyos at may mga naniwala naman. May mga pinuno pa nga ng bayan na naniwala sa nag-Diyosan na tao. Ganun ang nangyari doon sa Tiro na hamak lamang na tao siya dapat tanggapin niya ang kanyang pagkatao, susuko na siya, at ang Diyos ay siyang dapat ipakilala na makapangyarihan. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan, ang tunay na magpasya, ayon pa sa verso 39 ng kapitulo 32 ng Deuteronomio, ay ang Diyos. Kaya dahil dito, kailangang sundin natin ang turo
ng ating Panginoon ang turo ng Diyos sa pamagitan niya. Ang turo niya ay kailangan na tumatalima sa kalooban ng Diyos ang lahat ng tao. At ang ating ebanghelyo ngayon, ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 19, versikulo 23 hanggang 30, ay karugtong sa ebanghelyo kahapon na kung saan mayroong nagtanong na mayaman na binata kung paano magkaroon ng buhay na hanggan, at sinabi ng Panginoon na ibenta mo ang lahat ng pag-aari mo at ang kita nito ibigay mo sa mga mahirap at sumunod sa Kanya. At hindi nagawa ng binata dahil siya'y napakayaman. Kaya ito ang karugtong, ang ating ebanghelyo ngayon sa ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 19, verse 23 at sumusunod, na sinabi ng Panginoong Isos, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At may karugtong pa siya. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ito ay pagsasabi na parang imposible nga ang mga mayaman na nagpapayaman at walang pakialam sa kanilang kapwa. Pero kapag tingnan po natin itong butas ng karayom, ilagay po natin sa konteksto na kung saan kapag kayo po ipupunta doon sa Israel, sa luma po na lungsod ng Jerusalem, mayroon pong gate na ang tawag doon ay butas ng karayom. At yung gate na yon, tamang-tama lang sa isang kamelyo kapag walang karga. Ibig sabihin, ang mga kamelyo na mga mahirap na walang karga, makaraan sa gate ng butas ng karayom. Pero, ang mga mayaman na maraming karga na kamelyo, hindi makaraan doon. Kaya itong butas ng karayom, dapat natin tingnan nga sa buhay natin, may mga bagay-bagay na parang imposible. Pero anong sinabi ng ating Panginoon? Sa tao, walang magagawa. Pero sinasabi ng ating Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat ay magagawa ng Diyos nung sinabi na sino ngayon ang maliligtas. Humirit uli si Pedro. Sabi niya po, iniwan namin ang lahat. Sumunod kami sa iyo. Anong mapapala namin? Kuminsan, ganun ang laging tinatanong rin ng mga tao. O, pupunta kayo dyan sa Basilika ng Pungisus Nazareno. Anong mapapala mo dyan? Lagi naghahanap tayo ano ang mapapala. Ano ang ganansya? Para bang nasanay tayo na mayroong ganansya, ito yung tinatawag na profit motif na pag-iisip ng tao. Na ang laging tinitingnan, ang ganansya, ang ma-profit natin, ang makuha natin sa ating ginagawa. Pero hindi ganon. Tinuturo ng ating Panginoon na iiwan natin ang lahat. Kaya sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon na kahit na may mahirap na daan upang maging bahagi ng paghahari ng Diyos o pinagharian ng Diyos, na ito po yung mga bagong nabuklod na sambayanan ng ating Panginoong Hesus Nazareno, ito ang pinagharian ng Diyos. Mahirap o imposible ang mga mayaman, kinakailangan mo lang iwaksi nila ang kanilang mga palalo na pag-isip, gaya ng palalo na pag-isip ng hari ng Tero at ang palalo na mga paraan. Kailangan na sila'y mapabilang sa paghahari ng Diyos na kung saan maging bahagi sila sa isang sambayanan na ang mga mayaman hindi ba at home? Dahil karamihan kasi sa mga aktibo sa simbahan ay hindi naman mga mayaman. Mga ordinaryo at hamak lang na mga tao na aktibong aktibo at maglilingkod.
Ang mga mayaman kasi nandoon sa kanilang negosyo. O kaya nandoon sa kanilang posisyon. O dili kaya sila ay nagpupunta sa iba't ibang mga lugar, nagtor, o kaya nagsusugal. Kaya ang pumupunta sa simbahan, yung tunay na dibuto na hamak lang ng mga tao, kaya masabi natin, mahirap nga ang mga mayaman na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Ano ang dapat gawin? Kaya ang dapat gawin ay ang tinatawag nating pagbabago. Kaya balik tayo sa salita ng mga Hebreo, Hebreo naman ang ating Panginoon, Lishana, magkaroon tayo ng pagbabago. Alaksita, ay pa sa Grego, mutatio, magbabago. Upang sa ating pagbabago, hindi po natin tingnan ang ating mga pansarili na pangangailangan. Hindi po natin tingnan ano ang ating mapapala. Kuminsan, napakahirap nga ang punta dito sa Quiapo Church dahil pagka Friday at saka Sunday o Biyernes at Linggo, napakaraming tao, magsiksikan, gustong papasok, nakapila pa. Pero, papasok tayo dahil pinapahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos, iyon ang pagbabago na nagsimula na sa loob ng ating puso. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa sarili. Hindi po tayo mag-antay na mayroong isang grupo, mayroong isang kilusan, mayroong isang organisasyon na magsimula ng isang pakibaka upang magbabago. Kailangan natin sa ating sarili, kung gusto natin ng pagbabago, magsimula tayo ng pagbabago. Kung gusto ninyo ang inyong mga tahanan o pamilya ay magkaroon ng pagbabago, magsimula ang tatay at nanay at mga anak ng pagbabago. Huwag tayong magsabi na antayin namin na mayroong pagbabago. Hindi darating ang pagbabago kapag hindi tayo mismo, sarili natin ang magkaroon ng tunay na pagbabago. At ang pagbabago, hindi lang pagbabago dahil gusto natin. Hindi lang pagbabago dahil mayroon nagsabi, magbago ka na. Ang tunay na batayan ay ang turo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Sigawan mo pa, magbago ka na. Dahil hindi yata tayo nagbago. Lalong lumalala ang ating sitwasyon. Dahil tayo ay hindi dumadaan sa daan ng Diyos. Hindi dumadaan sa daan ng ating Panginoong Nazareno. Hindi tayo tumatalima sa kanyang kalooban. Ang gusto lang natin, ang ating mga hilig, ang gusto lang natin, kung ano ang gusto natin sa mga palalo na isipan natin, yun ang ating pinapairal. Kaya wala tayong pag-asa ng tunay na pagbabago. Tila mailap talaga ang pagbabago kapag ganito lang tayo. Wala tayong mausad na tunay na kinabukasan na mayroong tunay na bago. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, bago sa bagong mundo. Kayong mga apostol, kayo'y uupo kayo sa 12 na trono at hatulan ninyo ang bayan ng Israel. Ito ay para rin sa atin. Sabi ng Panginoon, sa bagong panahon, uupo kayo at kayo yung maghatol sa mga taong hindi nagbabago sa sarili. Sunod-sunuran lang. At kung anong uso, yun ang gawin. At anong umuusok, yun ang pupuntahan. At kung ano ang napost sa Facebook o ano pang mga social media, yun ang pinakailaman. O dili kaya kung ano-ano pang tinitingnan sa buhay na walang kakwinta-kwinta, walang mga kabuluhan sapagkat nalulong sa bisyo. Gaya ng sugal, gaya ng droga, gaya ng paglalasing, gaya ng mga halay na mga bisyo, mga palalot isipan na walang ibang iniisip, kundi magmarites at magmarisol. Wala tayong inasahan na tunay na pagbabago upang maghari uli ang Diyos sa buhay natin kapag tayo mismo
ay napalayo na sa Kanya. Sapagkat sa buhay natin, kung mawala ang cellphone, magka-krisis ang tao. Pero hindi nila titingnan, wala na pala ang Diyos sa buhay nila, hindi sila abalang-abala, hindi sila mag-krisis. Iba na ang panahon. Kailangan tayong magbago. Magbago sa sarili. Maghari dapat ang Diyos sa ating mga puso. Pakisabi sa katabi mo, maghari ang Diyos sa puso mo. Maghari ang Diyos sa puso natin upang ang tunay na pagbabago ay nasa atin, sapagkat ang sino mang magwaksi ng kanyang pamilya, mga anak, tahanan, lupa, o anumang mga pag-aari ito sa mundo, sa pangalan ng ating Panginoon, ay magkaroon ng gantimpala na doble-doble, sangdaan na doble, na bigay ng Diyos, na ito ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ito ang pagmamahal ng Diyos. Bibigyan tayo ng gantimpala sa langit kapag tayo'y napabilang sa Kanyang paghahari, sapagkat tumatalima tayo sa Kanyang kalooban. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Gusto Niya mapabilang tayo sa Kanyang kaharian sa langit, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha, at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mitiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na buhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming alay sa iyong Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain
ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isa sa bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo ng Clairvaux, nasa salita at gawa ay nagsikap pagkasundin, sunduin ang simbahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat na kay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na masahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagay ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kay kaysa namang ngelsi si awit ng papuri sa iyong pahis sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalatay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlahi na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gani ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Bernardo ng Clairvaux, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may kaling na oto sa turo ni Jesus na payin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang panibuhay ko.
kapatid ko na. At natanto sa kasulatan yung turo pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Yung pagligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat, pagtulong mo song dalisay aking ikakala. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng pagunita kay San Bernardo ng Clairvaux. Maganap nawa sa amin ang dulot itong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagtatawang tao na buhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kami narito, kami manaugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgay ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na
nagbibigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng ugnay sa atin at tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at naguumapaw. Pagbabago. Ito ang panawagan sa atin ng Diyos. Magbalik loob tayo sa Kanya. Babalik tayo sa Kanya upang siya ay dalhin sa ating mga puso at dalhin sa ating kapwa-tao upang sila ay marunong umibig at maglingkod sa Diyos. Ngayon po ang pusbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo siya ng klos ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kan na nagsusumamo sa iyo, makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.